inaasahan na dahil ko pala kasaya yung sobrang nararanasan ko na kahit matagal na po akong nakuwari sa pamilya ko, 10 years po nagtatrabaho ko sa Hong Kong at dito po, mag-3 years na po at hanggang ngayon ay sa kabila po ng pagkakahiwalay ko sa pamilya ko, ay ako po ay masaya na naglilingkod sa Panginoon, nagpapatuloy. At salamat sa kinabibilangan ko ngayon dahil mga youth yung mga kasama ko na nagda-dance, tapos ako po ay lola na. Biyaya ko ng Panginoon, sa edad ko na wala po tayong dapat ipag-alala kasi may pangako ko ang Panginoon na hindi po niya tayo iiwan o pababayaan. Lahat po ng mga pinagdadaanan natin problema sa buhay ay ipagwawalang bahala ng Panginoon yan dahil yun po mga pagsubok pala na pinagdaanan natin sa buhay, yun po ang magiging daan upang tayo ay lumapit sa Panginoon at magpakumbaba, isuko ang ating buhay. Doon po, ganun po ang nangyari sa buhay ko na ang pagsuko pala sa Panginoon ay isang pinakamalaking tagumpay, achievement sa buhay na ito yung kulang sa buhay natin na nung tinanggap po natin ang Panginoon, nagkaroon po ng kontintuhan yung buhay, kompletong pakiramdam na yung dating kakulangan na puno po lahat ng Panginoong Hesus. Kaya itinataas ko po ang pangalan ng ating Panginoong Hesus dito sa lugar na ito kasi siya po ang talagang totoong buhay ng Diyos na nagligtas sa atin. At tama po yung pangako niya na balang araw, sa tamang panahon, tayo po ay makakasama niya. Maraming salamat. Maraming salamat po, Sister Karina. Tunay nga, kapag tayo ay tumanggap sa Panginoon, ay wagkas ang pagpapala sa ating buhay. Amen? Amen. And for a special number po, for a special message, maybe call on Brother Tony from Field of Harvest. Or Brother Jun, sorry. Brother Jun from Field of Harvest. Brother Jun. Brother Jun. Hindi ko yung official number. In behalf of the Fields of Harvest Church, iniimbitahan ko po kayo. Tomorrow po, July 8, 1 p.m. Second anniversary ng Fields of Harvest. Lumipat na po kami. Maka 1 month na po. High Bishop Ethan, Rowan North, kabisyo siya ng Lots and Moons. 591-1850. Yun, pinagpala kami ng Panginoon. Hindi ko makakalimutan na almost more than a year yata na dito kami. Amen! Pinagpala kami ng Panginoon. So, praise the Lord. Amen! Maraming salamat po, Brother Jun. Maraming salamat and happy anniversary po sa Field of Harvest Church. And
also we also have a special announcement from Sis Vivi from Lord of the Nation. Sister Vivi. Dito po tayo sa kita.
papuri sa iyo. Pagpapakan natin ang Panginoon. Ngayon po ay tinatawagan po natin ang ating kapatiran from LOTN. From the Lord of the Nation Church. Tayo po ay makakasaksi muli ng isang special number. Mula sa ating kapatiran mula pa sa Wainwright. Salamat.
Hallelujah. Hallelujah. Maaari po ba natin basahin yung nakasulat dito po sa program? It's a quote from the verse John chapter 4 verse 24. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga nasa kanya'y nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. So tunay nga po na tayo ay dapat na magsamba hindi lamang sa araw na ito, kundi sa araw-araw nating pamumuhay. Bago po ako pumunta dito, bahagi ko lamang po. Nung inopen ko po yung Facebook, nakita ko po yung concert ng Korean sa Pilipinas. Napaka-energetic ng mga kabataan. Napaka-init ang pagtanggap nila sa grupong iyon. Kung nagagawa ng isang tao ang ganong reaksyon or ang pagsambang ganon sa kapwa-tao, what more pa po tayo na niligtas ng Diyos? Na tayo ay niligtas ng Diyos sa kamatayan, sa impyerno. What more pa tayo na naka-receive ng grace, naka-receive tayo ng salvation sa Panginoon. Hindi ba na mas kaya natin ibigay ang lahat-lahat sa Panginoon? Mas kaya natin na magsamba sa buhay nating Diyos? Amen? So let's all stand up. At ipagpatuloy po natin, ipagpatuloy po tayo sa pagsamba na mula sa ating puso. Dahil ang pagsambang wagas, ito po ay magbibigay sa atin upang maandak maandak natin yung blessing ni God. Yung pagkakita ni God, yung pagpuli natin na mula sa puso, sinabi niya nga, kailangan natin siyang mahalin with all our heart, our mind, and our soul. At ipakita natin yon na kaya natin gawin yan para kay Jesus Cristo. At sa pagsamba natin ng wagas, it will unlock all the blessings. Diba? It will unlock the opportunity na hindi kayang ibigay ng tao. It will unlock the healing na hindi kayang gawin ng sino man kung hindi ang Diyos lamang namin mabuhay. Kaya po muli po ay tayo po ay magpuri ng wagas para sa ating Panginoon. Itaas ang ating mga kamay at sumama